Hi guys, good morning. Welcome back to another vlog. Today is the day. Maganda yata kung nakatali yung buhok. I always think na lucky or blessed to have a jeans na hindi ganoon ka bilis tumanda. Siguro dahil din masayahin ako, kaya mukhang mas younger than my age. Also, wala akong pinapagawa sa mukha ko at all, except mga routine facials. Even sa katawan, wala din ako pinapagawa. Na-appreciate ko yung ibang tao na they did something sa sarili nila at nagagandahan ako, natutuwa ako, pero parang pag-iisipin ko sa sarili ko, hindi ko kayang gawin. Pero kung pwede na natin, di ba, kahit papano ma-improve, ma-delay, gagawin. So today, I finally give in to the idea of having a Botox. I've been hearing Botox since I was in my 30s. And I have a lot of friends who did it. So guys, yung mga lines na yan. Actually, even when I was in my 30s, nandiyan dyan na yan eh. Iba-iba din yung response ng body natin sa aging, no? Kasi yung sister ko, 1 year lang yung age gap namin. Pag binaganon nyo siya, that yung noon niya, medyo nagsasag siya dito. Ang mukha niya, medyo bilog. And speaking of my sister, si Joyce, sa akin naman kasi dahil payat yung mukha ko, parang papaganyan, oval, parang walang magsasag. Pag nagpapa-facial din kasi ako, I use RF, so parang nalilift. So, concern ko why I'm doing Botox. Well, guys, it's the fine lines here. More on ako on the eye area. So, pero hindi ko alam kung yung eye area binobotox. Parang sensitive yung area na yan. Wala akong drastic expectation. Gusto ko lang ng konting-konting change lang. Mabawasan lang yung dito. Other concern ko din, yung mga sunspots ko na yan. Kasi, wala ako niyan before. At some point in my life, parang naglalagay ako ng mga tretinoin or something, nagpapa-facial din. I was in my late 20s, tapos naaarawan, tamad akong mag-santa. Kahit na dati nagbi-beach kami, hindi akong sasanta. Tamad din kasi ako mag-lotion. So, parang pag nag-lotion ako, ganyan, nag-sandak, parang nalalagkitan ako. So, kaya hindi ko ginagawa. But, ayun, nag-lotion na rin ako kasi I feel minsan parang dry. Swimming, sunblock is a must. No, actually, kahit na hindi na nagsiswimming ngayon, on a daily basis, nagsasunblock na ako. Masasayang lahat ng skincare ginagamit nyo kapag, yun nga, ganyan, may sunspots kayo. Kasi mas maganda pa rin, syempre, clear yung skin. Eto, ang sabi sa akin ni Doc, ang kailangan kong gawin, ang effective is a chemical peel. Hindi ko kaya yung process. Hindi ko kaya yung downtime. Takot ako na naman. I saw it sa sister ko, si Jill, every a year or two, nagpapa chemical peel siya. Pero guys, wow. Gaganda ka ng bonggam-bonggam. Kukulipot, huhulas, mapapalitan yung skin mo, maririnyo ka, tapos mukha kang magiging baby. Sobra-sobra kang ganda. Ganon ang dating. Pero, downtime ka na mga 2 to 3 weeks nun. Ako naman, hindi ko siya kaya eh. Kasi parang feeling ko, bakit hindi na bumalik eh. So ngayon, sabi sa akin ni Doc, next to that will be laser. It will take time. Kasi parang you need several schedule para ma-attain mo and then mabagal. Itong area na yan dyan. I think, isa-set aside ko muna. Botox muna tayo today. I could do yung balik-balik na lang na procedure, no? Rather than chemical peel. I have to get ready. Medyo nini-nervous ako. Join me today, guys, as I do my Botox. Hi, guys. So, ayan na. I fixed myself and ready to go out. Susundin ko si Hazel. So, this is me when I have a little bit of makeup. So, sana lang no, laging fresh na ganito. Kaya lang, syempre, as the day goes by, pagoda na, hagardo na, so medyo pangit na. Sana lang parang kung laging ganito, baka hindi na akong kailangan magpa-Botox. Carables ko na yung mga lines dyan. But, go backing out. Hindi ako makapaniwala na nandito dito ako sa kotse at ihahatid kita sa procedure mo, ganong level. Hanggang dulo, nag-aate ako ng text mo na cancel na lang, ganong level. Luha! Anyway, hello peoples. I'm here as a driver's sweet lover. Can I just say, bata pa lang ako, isa na yan sa mga dream ni mommy. Mga sa bucket list mo pala, uh-oh, gusto niya matry, pero never siya naging brave. I remember may one time, may opportunity siya na magpa-Botox, pero tinanggihan niya din. Tapos ngayon, Diyos ko Lord, hindi ko alam mga B, sa trula, meron akong trabaho. Pero sige, sasamahan kita, supportado kita. Saludo ako sa mga kayang gawin yun, pero ako, injection pa lang, B. UTI pa nga lang, iniyakan ka na, di ba, nung na-diagnose ako ng UTI. Sabi ko,
I accepted the fact that this is the reality of it. I'll be doing my procedures sa Belyesa Aesthetic, and you always see me there doing my facials. So I'm very confident na magandang procedure, maganda ng service, iba din yung mga ginagamit nilang mga gamot o yung mga materials nila doon. Ito talaga kami lagi nagpapakita. Na lang yung kanilang Instagram account. Maraming services silang ino-offer. May topical anesthesia. Tapos after daw, kailangan ko na magpahinga. Hindi ka na pwede mag-mall. I think pwede. Nalibre po naman sa ako na kayo. Hindi, makakasukat ako. Alam mo yung paglibre, lahat pwedeng mayari. Binigyan ako ng mga topical anesthesia while doing my drip. And Hazel is doing her facial. Tinig-advantage na namin na magpa-facial siya ngayon. Kesa naman naantay niya ako, at least, nagagawa. Well, sabi nga nila, yung mga wrinkles na yan, yung mga yan, is a sign of wisdom. That's life. Have to be thankful na with age, it only means na you live your life. So, by the way pala, yung ate niya nagyaya mo green belt. So later, itatanong mo kay Doc, pwede mag-shopping. Hindi naman strenuous yun, di ba? Magsusukat ka lang naman ng damit. Second, kailan ako pwede magpa-facial. Tapos may downtime. Dun. Alam mo, nalipohin ako. Mom, parang hindi ka natatakot. Mami, hello! Nanginginig ako sa takot. Okay, here's what we're gonna do, Miss Haidee. First is your frontalis muscle, no? Causing yung deep wrinkles na natin dito, even statically, no? Meron ka ng static wrinkles upon your normal facial default face, no? The goal is just to help prevent yung pang further niya mag-deepen, and when toxin tayo, ma-help decrease yung appearance niya whenever you're raising your eyebrows. Sige, raise nga. Oh, yan. At least makaka-help, no? That's the whole purpose of the toxin treatment natin. Next is your frown line. Frown. O yan, yan ang babawasan natin. Tignan mas magpulubot na skin dito. So, next is your eyeline smile. Yan, ito yung injection natin. This is what we call the crow's feet. So, ito, crow's feet, eyelines, no? The 11s or the glabellar lines. Mm-hmm. And of course, yung forehead wrinkles. So, sabi ko sa iyo, some of the side effects of toxins can cause brow lifting or yung spotting natin. If that happens at ayaw nyo yun, balik lang dito. We touch it up. Pero kung nagustuhan yung effect na nakaganyan, okay lang. Enjoy it while you can. What we usually do here in the clinic is we call it Minitox. Only inject the minimum dose lang palagi because we don't want you to be frozen. Hingin natin na matigas yung mukha, hindi gumagalaw whenever you're talking. Smiling, di ba? Kasi you're doing vlogs, di ba? So the toxin will last for 3 to 6 months. 2 to 3 months, kung papansin mo, mumabalik na dahan-dahan yung strength ng muscle. So dahan-dahan na rin nag-a-appear yung wrinkles. But think of the toxin as just like pain medication. We wait for its effects, and the effects will wear off gradually. That's why we can do this again at 3 to 6 months. Okay? Ganun lang siya. So, Minitox, what we're using, say this is an FDA-approved product naman. Social kasi yan. Hindi ako gumagamit ng China, Korean brand because this is a naked toxin, no? So, wala siyang mga parang proteins na nakabalad doon sa molecules niya. Therefore, reducing the risk for tolerance. In every session that we do, yun lang lagi yung dose kasi hindi kailangan na pataas ng pataas, huh? From my experience. So, I will be just recording lang yung forehead wrinkles mo so we can monitor your progress. Kasi after 1 month, pwede po tayo mag-touch up if needed pa. Pwede naman mag-add ng few units. Just like with pain medications, pwede naman magdagdag, right? Ay, gumaganda ka na, Mi! Wow! Kaya naman. Is ganda daw siya. Kaya project pa niya, naka-smile pa siya. Pinipilit niya. Kaya nga eh, para maganda yung video niya. Dok, bakit may dugo? Wala, tinanggal ko na. Yun na yun, Dok? Yes po, yun. Wow! Done on my Botox. Ayan yung mga injections. Ayan.
medyo may pain syempre pag tinutuso. 1 to 10 na rate, 6 yung pain, carry naman, manageable. Saka may mga parts na hindi masakit at all. So, hindi the same yung level ng sakit. Siguro depende sa area. Feeling ko ngayon, hindi naman manhi. Nahihirapan na ako ngayon mag-frown at saka mag-raise ng kiday kasi parang malaban na siya. Ayan guys, yun yung mga injection. Dito 3 eh. Tapos dito din 3. Tapos dito 11. Takot na takot si Hazel for me. Baka susunod, ikaw naman na magpapabotox dito saka magpapafillers. Hello! So, gently and fine. Walang problem. Bye for Melinda. You like? Sobrang bilis ng biyahe, nakakatuwa. Appreciate ko na nga yung location mo. Thank you! Nasa gitna ka, nasa kayong way papunta sa'yo at saka yung area mo, walang traffic, babe. Di ba si Mama? Nasabi niya, ganda daw ng lugar mo. Tsaka ako, masaya ka din, di ba? So yung pala, no, ang conclusion pala sa buhay, kung gusto mo ng convenience, you have to pay for the price. Yes. No? Driver is eating. Thank you for driving me. Alam mo, masaya ako mag-drive sa territory nito. Mm-mm. Gas lang kasi kaya medyo alam mo yun. And we're doing another Filipino movie marathon. Ano siya sabi mo, te, tinitin ako yung mukha ko? Basta sabi ko. Ewan ko, tumingin ka na. Tinitin ako guys yung mukha ko. Pati sabi ko, parang may nag-iiba. Wala? Ang OA mo, wala ka. Tigilan mo. Parang, ang effect sa mata ko, parang pumangit yung eyes ko lalo. Ha? Wala? Mami, wala pa. Nag-selfie ka ba before and after? Meron akong before, wala pa akong after. Oh, sige, tingnan mo, pagtabihin mo. Tsaka tayo mag-usap. May presinto dyan, B. Pati sa mga pulis, makipag-usap po kumakain ng fishbowl sa labas. This is my bare face. Itong aking forehead. Makikita niyo talaga may lines dyan. So ngayon, medyo nawala. At saka, even na mag-raise ako ng eyebrows, hindi siya ganun ka-prominent. Kapag naman ako mag-smile, bawas din yung wrinkles, yung mga lines natin dito, no? Pag magpa-frown naman ako, hindi rin siya ganun ka-prominent. Though meron akong malalim na linya dito na ganyan. I don't expect naman everything to be gone. Mag-evaporate siya dyan. So sa akin, to experience it, because I am curious, at least to lessen. Kahit konti lang, it's fine with me. At this point, wala naman akong ibang naramdaman. Doon lang mismo sa pagtusok yung masakit. Other than that, it's fine. Medyo napansin ko lang, nag-raise yung eyebrows ko. Hindi ko pa alam kung bothered ako o gusto ko siya or what. And this is just effective for 3 to 6 months. Tapos babalik na naman siya. When you smile, frown, raise your eyebrows, parang merong contraction. Parang may lumalaban. Pero okay lang. Hindi naman bothering, no? I need to see the results in the coming weeks and months bago ko ma-decide if I want to do it again and again. And also, guys, yung akin namang drip, instantly na feel ko parang gumaan yung pakiramdam ko. Pagkatapos nung tinignan ko yung skin ko, medyo parang na-stretch at saka may glow. Feeling recharged after a month, magbibisit ako. Sabi niya kasi kailangan niyang i-check kung kailangan merong retouch or even kung hindi ako happy at this point, pwede akong bumalik anytime to do something kung may ayaw ako or what. So, malapit na kami sa aming destination dito sa BGC and I have my driver with me. The driver, no, sweet lover with the coat. Samantalang ako naka-pambahay lang. Gusto ko lang mag-picture to diba? Naman. Meron ka na naman board meeting. Parang meron ano ngayon, stockholders meeting. Ako naman parang mag-grocery lang. Ito si Mama, mukhang Mama Malengke. Ang ate niyo po ay nagsasalamin na. Ay, okay. Ipiyata ko ngayon ito ko sa vlog. Kaya ako wala seatbelt kasi hindi ko abot. Kumuha siya ng parking ticket, guys. Kaya tinanggal niya. Yes, hindi ko abot ang life. Welcome to BGC! First time sa BGC. Off to the hospital or something. Mama ang suki ng ospital. Nanay ko na mahilig sa doktor. Ano ni? Mga taong ospital, araw-araw nasa ospital. Di ako si Mama. Di na nagsawa. Every other day naman, kayo naman, inaasar mo kasi Mami. Bisita iglesia. Si Mama naman, bisita ospital. Lahat din ang ospital pinuntaan din. May bucket list siya ng mga ospital, Di. Okay, so, tawag na po kami ng secretary. Nainip na. Hi,
done with our doctor's check-up. Diyan natagalan kami at nababad trip na ang ate girl niyo. Sis, kasi hindi ako na-inform. Sabi niya, 30 minutes lang. Pero alam mo, natutuwa ako. Kasi dun sa kabilang dako, alam mo yung kanina ko pa naririnig yung boses ko. Kung ilang oras ako nag-antay sa inyo, mga 1 hour. 1 hour din kung naririnig yung boses ko. Like, gusto ko na siya lapitan, miss. Na-appreciate ko nanonood ka ng ano ko, vlog ko. Nurse siya. Saan nag-hi ka? Yeah, ako yung nilapitan ko eh. Pero kasi tutok siya eh. Hindi ako napansin. Hi, ako po yun. Ito live. Grabe guys, sobrang init. Yung taas ng araw, parang nasusunog ako kahit na nandito na ako sa loob ng car. Today, we're doing some errands. Done on our grocery. So, yung mga si Hazel, mayroon lang bibilin. Pero mabilis na lang kasi 7 o'clock na eh. Yung nanay ko, ano ma? Alam ko, tapos ka nang mag-shopping dito pala. Alam mo, nananahimik ako yung apo mo. Sabi niya mag-shopping daw ako dito sa Mango. Iti-trip daw niya ako. Aba, hindi ako tatanggi. Cute! Parang madam naman ito. This one is nice. Wow, jumpsuit siya guys. Ito naman top lang. Nice din to. Ano nangyari sa iyo? Mukha kang lagas. Mind ka na, bilisan mo. Good morning, people! Lagas na ako kagabi. Since I'll be away for a month, I got something, yung mga kailangan ni 11-11 sa store, ibang items na kailangan dito sa house, last minute shopping, pating kami ng Mega Mall mga 7:30, tapos magsasara yung mall ng 9 o'clock. Mabilis lang, nahirapan na ako din mag-vlog, and then, nag-dinner, at El Pollo Locos. Sinatid namin si Hazel, tapos pagdating dito sa bahay, nag-unload ng mga gamit, tapos, wala na. Hindi ko alam kung gusto nyo pa ng haul. Ano ba? Asan ba yun? Wait guys, kunin ko na din ha, para mabilis lang tayo. Very, very quick haul. Bilang ko ng isang jogger pants sa H&M. Ang gusto ko sanang kulay ay parang off-white, pero medyo darker to. Yung off-white na nando doon, wala nang size for me. Kaya, eto na yung pinaka-light na nakuha ko. $7.99 lang. Akala ko $9.99. Ang cute ng packaging, oh. Pagka-gift mo with love from Intune. Pink long dress. Summer na summer. Whiter, no? Na eyelet. Ganun design sa baba. Garterized at the back. And then with the top. Ito ay favorite kong t-shirt. I got yellow and then I got orange. Next, I got a jumpsuit. Garterized siya dito sa waist. Square pants. Ganda ng fit nito. Garterized din. Si Hazel meron din nito. Kita niyo, di ba? Ang cute ni Mickey Mouse. Ciao! Finally, Eterno also. Ang ganda niya, pero wala nang size. So, I ended up getting small pants din na medyo pa-square. Tapos, eto din yung top naman. So, that is it for our clothing haul. Ciao! Para sa mga mahilig sa grocery haul, konti lang yung binili ko, guys. So, quick haul lang. May bago akong discovery. Parang nahihilig ako recently sa mga chocolate drinks. So, nakita ko itong Nestle. Nakalagay rich milk chocolate. Gusto ko kasi lasang-lasa yung pagka-chocolate. 6 servings in one. Another new discovery. Meron na palang ganito ang Quaker Oats na assorted yung kanyang flavor. Pang merienda. So, ganito na lang yung binili ko na coffee. Mas mura to. So, ito na lang.
Favorite ni Mama na cookies, cooking oil, of course, our favorite Thai patis. Laging nagkakaubusan ng malaki nito, so bumibili ako ng maliit, tapos nilalagay ko sa malaking lalagyanan. Para minsan, hindi na kailangang magdikdik ng bawang sa sausawan ng mga isda, tuyo, daing, pusit. Usually kasi, gumadidikdik ako ng bawang. I have tuna, merong calamansi, hot and spicy, flakes in oil, another tuna, Spanish style. Gatas pang champurado, syempre, hindi mawawala, corned beef, pure foods. Baka naman. Gawa lang ako sana ng French toast, kaya muna ako nitong Japanese bread. Eto guys naman, yung ganitong size, gusto ko kasi para hindi na uubos. Like for example, nagsopas ako, pwede pang magamit ulit. Okay, and then my favorite sauce, apretada caldereta machado. Etong bago ng Anlin, surprisingly, meron na pala silang coffee. Ang iniinom ko kasi yung naka-tetra pack, either vanilla or chocolate. Of course, mga chichiria. Doritos, pastillas, favorite ni Hazel, Mr. Chips, and boy bawang. Ay, meron pa pala akong itong linggo, hindi mawawala. Egg, asa sauce, favorite munggo, yogurt, of course, fruit, apples, orange, Japanese cucumber, carrots, lemon, kuyabano. Kuyabano shake tayo dyan. And of course, hindi pwede walang tissue dito sa bahay namin. Toothpaste, dishwashing, liquid, Sunrox, pH care. Ito yung discovery namin. Pag ayaw nyo na mag-underwear at may period kayo, disposable panty na may pads. Napkin, scotch brite, tapos ewan ko kung bakit ang hilig ng nanay ko sa ganito na nakakagasgas ng mga kaldero. Frozen items tayo. I got here mixed seafoods. Plano kong mag-bolognese soup. Ribeye steak, buong manok. I got wings. Tapos meron ditong breast. That's it! Yun na po ang aking grocery. Yung mga ibang items like mga pang skincare, pang linis, pang laba. Binibili ko na siya sa Shopee kapag pili sale. Kasi sayang yung discounts. So, ito na ang last vlog ko in Manila. And the next one will be in the US of A! Thank you for watching. I'll see you on the next travel vlog. Bye!